Ito ang lugar kung saan gagawin ang construction para sa housing project natin. Nakahanap sila ng magandang lugar, ah. Nagustuhan mo ba? Oo, syempre. Pero hindi ko pa rin maintindihan bakit itutuloy pa nila ang project pagkatapos na nangyari. Simple lang, dahil gusto ko. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Ano sabi ni Architect Mancilia? Alam ni Rodolfo na ako ang nagdidikta sa buhay ng asawa ko. Kung ganun, kanino ako may utang dahil natuloy ang project na ito? Uulitin ko sa'yo para naman masiyahan ka. Una, sa talent mo. Pangalawa, sa akin. Salamat. Gusto kong tutukan mo ng husto ang trabaho. Magpapaparty ako kapag naitayo na ang pundasyon. Gagawin ko. Masaya ka ba? Gusto ko sana. Wala nang ibang pagpipilian, Cordelio. Yun lang ang tanging paraan. Teka, Ma'am Malvina. Pero sobra naman po yata ang iniisip nyo. Hindi na ako dapat umabot pa sa ganito. Pero gusto ko lang naprotektahan ang anak ko. Hindi magiging madali. Pero hindi imposible. At hindi na tayo pwedeng umatras. Hindi tayo pwedeng matalo sa laban ngayon pang malapit na tayong manalo. Anong premyo ko? 100,000 piso. Pero kung makukuha mo, depende na yon sa'yo. May balita na kay Maria Mercedes? Nagpakita na siya. Nasa bahay niyo na ba? Wala. Umalis na siya. Hindi ko na nakita uli. Kung ganun, paano mo nalaman? Dahil pumirma siya ng dokumento sa abogado, binalik niyang lahat ng iniwan sa kanya ni Santiago. Ay, ano pong kailangan niyo, Ma'am Mancilia? Pakisabi ka, Mr. Sebastian, na gusto ko siyang makausap. Masusunod po, ma'am. May kausap lang po sandali si Sir Sebastian sa telepono. Oo naman, ganda. Mamayang hapon. Talaga? Pangako yan? Handahan lang lahat para sa adventure natin. Kaya maganda ka na. Susunduin kita mamaya. Sir Sebastian, nandito po si Mrs. Mancilia. Papasukin mo siya rito, Carrie. Tayo na po. Sige po. Anong nangyari sa tagapagtanggol mo? Hindi ka man lang binate. Hindi ko alam. Ang mabuti pang gawin mo, tapusin mo yung ginagawa mo. Dahil pagkatapos mo dyan, marami ka pang trabahong gagawin. Masaya ako makita ka. Maupo ka. Sabihin mo, anong may paglilingkod ko sa'yo? Medyo komplikado ang sadya ko rito. Kahit ano pa yon gagawin ko. Naparito ako para sa isang mong empleyado. Bata pa siya. Sa tingin ko, hindi siya dapat pahirapan sa trabaho dahil lang kailangan niya ng trabaho. Sinong tinutukoy mo? Si Rosario Muñoz. Isang 100,000 piso? Para sa 100,000,000. Hindi ko lubos maisip na magpapakasal ako sa iyo, Ma'am Malvina. Naisip mo na ba na para lahat ito sa kinabukasan ng anak ko, kahit na ikasal ako sa iyo, walang mapupunta sa iyo? Ang sigurado, meron kang 100,000,000. Hayaan yung pag-isipan ko muna, ma'am. Pero syempre, hindi yun magiging madali. 100,000,000 piso para sa'yo, Cordelio. Para lamang sa'yo. Pag-isipan mo. Alam mo kasi, si Carrie na isa sa mga empleyado mo, pinag-iinitan sa Rosario Muñoz. Paano pinag-iinitan? Inaabuso niya. Binibigyan niya ng trabaho na dapat siya rin ang gumagawa. Alam ko naman na minsan may mga pangyayari na hindi nalalaman ng boss, kaya sinabi ko sa'yo. Sisiguraduhin ko sa'yo na ayusin ko ang bagay na ito. Imposible. Pero ginawa niya. Mukhang nasisiraan na talaga siya. Hindi. Mabait si Maria Mercedes. At dahil sa pagmamahal, handa niyang ibigay ang lahat. Ang ibalik ang lahat ng pera niya? Pagkatapos maghirap siyang muli? Nasisiraan na nga siya. Hindi ko naman tatanggapin ang binalik niya. Anong sasabihin ng mama mo? Sa ngayon, wala akong pakialam sa sasabihin sa akin ni mama. Hindi ko tatanggapin. Tapos. Yun ay para kay Maria Mercedes at hindi ko yun matatanggap. Sa tingin ko, tama ang gagawin mo. Mahal mo ba siya, Jorge Luis? May nararamdaman ka ba para sa kanya? Hindi ko alam. Inaakit ako ni Mystica.
At inahayaan ko naman. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Hindi siya ang tipo ng babae na makakapagsimula ako sa buhay. Magkaiba kaming dalawa. At wala akong magagawa kundi ang makipag-iwalay. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang hinaharap ko sa isang ignorante at walang pinag-aralang babae. Matututo siya dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Masyado nang huli para ron. Ang relasyon ko kay Maria Mercedes ay gusto ko nang tapusin. Ahora sí, ya es imposible el vivir juntos, tú y yo. Vete ya por el camino. Alam kong hahanapin mo ko, Jorge Luis. Alam ko. Kung ganun, hindi mo pa siya nakikita mula nang dalhin siya sa paggamutan? Hindi. Ayoko na. At nakumbinsi ko na si Mama na wag na siyang hanapin. Nahayaan na siya. Paano ang anak mo? Wala bang karapatan ng batang yon? Anong gagawin mo sa anak mo? Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi